It's time for DJ Rocky's Secret Files. Nilabanan niya yung sakit niya para sa akin. Kaya lang, hindi na niya kinaya. Hi, DJ Rocky. Madalas akong nakasubaybay sa programa mo kahit na nagtatrabaho ako. At hindi ko akalain na darating yung time na pati story ko ay ipapaere ko sa inyo. Itago mo ko sa pangalang Merchon. At ito, ang aking secret file. Pangalawa ako sa aming apat na magkakapatid. Ako yung taong simple lang. Masayahin. Hindi mahirap mapangiti. And by the way, I'm working abroad. Canada, to be exact. Plano ko sanang umuwi nung taong 2020. Kaya lang nagka-pandemya. Na-cancel yung flight ko. And since pandemya, wala akong ibang naging libangan kundi maglaro ng mobile games. And one day, habang naglalaro ako, may nakilala akong babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Iya. Nalaman ko na tatlo silang magkakapatid. Middle child din siya, gaya ko. Nakilala ko rin sa laro yung kapatid niya. In fairness, mababait sila. At bukod pa rin, makukulit. Nakakatuwa nga sila eh kasi ang dadaldal nila. At ang napansin ko, si Iya, may pagkamahinhin base sa boses niya. Para bang ang bait-bait niya? At aaminin ko, attracted ako sa kanya. Picture pa lang niya, eh masasabi mo may pagka angelic itong taong to. Hanggang sa kinuha ko na ang Facebook account niya. Niligawan ko siya at nahulog ang loob namin sa isa't isa. Yep, naging kami dahil sa mobile game. Hindi ko in-expect na meron palang ganon. Na maing in love ka sa isang tao na nakilala mo sa isang laro. Fast forward isang buwan na kami. Walang araw na hindi siya naging sweet sa akin. Napakamaalaga niya. At ito yung madalas niyang sabihin. Mahal na mahal kita. Ingatan mo ang sarili mo, ha? Ganon siya ka-sweet. Araw-araw, ipapaalala at ipapadama niya sa'yo kung gaano ka kahalaga. Day, bigla na lang akong chinat
ng mommy niya. Nagulat ako sa mga nabasa ko. Noong una, nagpapasalamat sa akin ng lubusan ang mommy niya dahil masaya raw na nakikita niya ang anak niya na ganun kasaya nang dahil sa akin. Kaya lang, meron daw akong dapat malaman. May malubhang sakit ang anak niya. Sabi ko nga, Tito, wag naman po kayong magbiru ng ganyan. Pero ang sabi ng mommy niya, totoo yun. At tinanong niya ako kung okay lang daw ba yun sa akin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko dun sa tanong ng mommy niya sa akin na yun. I mean, syempre okay lang yun sa akin, no? Ano ba? Kaya sabi ko, okay lang po yun, tita. Magagamot naman po siya, eh. At kung ano-ano pang mga paghahabilin ang sinabi sa akin ng mommy niya. Then after noon, tinanong ko na si Iya. At doon niya na ipinagtapat sa akin ang sakit niya. Ipinakita niya sa akin yung mga picture niya na nasa ospital siya. Katulad na lang ng picture niya na inoperahan siya. Tapos kinimo siya. At ang sabi niya sa akin, isa siyang cancer survivor. Nakakalungkot na malaman yung bagay na yun mula sa taong mahal ko. Ang dami pong pasok sa isip ko. Katulad na lang ng mga pangyayari na pwedeng o posibleng mangyari. Kailan siya tatagal? Kung makakayanan niya ba uli? Kung sakaling mag-occur ulit yung sakit niya? Fast forward. Naging masaya yung relationship namin. Lahat na ng pagka-super niya sa kanya. Super bait, super maalaga, super sweet, super palaban. So binaon namin sa limot yung sakit niya. But then isang araw, nagpa-check up siya. At napag-alaman na active uli ang sakit niya. Cancer stage 2. At sinabi sa kanya ng doktor na 5 taon na lang daw siya magtatagal. Pagkabalita niya sa akin noon, kinabahan ako, nalungkot ako. At hindi ko na malayang tumutulo na pala ang mga luha sa mata ko. Pero pinigilan ko yung sarili ko na humagulgol dahil kailangan maging lakas niya ako. So pinatatag ko ang loob niya. Every day umiyak ako nang hindi niya alam. At every week, kinakailangan niya magpa-treatment. Hindi siya masyadong nagsishare tungkol sa mga detalye ng paghihirap niya sa kanyang paggamutan o pagpapagamot. Pero siguro, darating talaga yung punto sa relasyon ninyo na mag-all-in kayo. Kaya isang araw, ikinuwento niya sa akin yung hirap ng pinagdaanan niya. Naalala na lang daw niya yung pagtusok ng karayom sa kanya, yung pagsusuka niya, yung pagsakit ng kanyang ulo at pagkahilo. Sabi niya, hindi niya alam kung kakayanin niya yung mga susunod pa. Pero sabi ko, gagaling ka. Nandito lang ako para sa'yo.
dasal. Yun na lang siguro yung kaya kong gawin para sa kanya. Kasi nga LDR kami. Nakikibalita ako palagi sa treatment ni Iya. At kahit meron siyang sakit, eh hindi siya nawalan ng oras sa akin. Napakasipag niya nga rin eh. Kasi nag-online class pa rin siya habang nagtitreatment siya. At madalas, tinuturuan niya yung younger sister niya. Kaya nga sabi ko, babe, magpahinga ka naman. Pero ang sagot niya sa akin, okay lang ako. Masaya ako na gawin to. At mas humanga pa ako kay Iya. Napakatapang niya. At napakapositibo niya. Masasabi ko, lagi akong nakasupport kung saan siya masaya. Nagpatuloy ang relasyon namin. Hindi nawawala yung kulitan, lambingan, tawanan. Fast forward, yung treatment niya, nadagdagan ng araw. Kung dati, once a week, naging twice a week na. At napapansin ko na sa mga sinesend niya sa akin pictures na pumapayat siya. And every break ko sa trabaho, 10:30 PM, nakaabang na si Iya sa akin. Tatanungin niya ako kung kumain ako. Ire-remind niya ako sa pag-inom ng tubig. Magpalit ng shirt pagbasa na yung damit. At kung ano-ano pa. Ang sweet niya, di ba? At madalas pag busy siya sa ospital, nag-wee-wee break siya every 10:30 para lang i-remind ako sa break time ko. At kitang-kita ko pa nga sa video call na dala-dala niya pa yung dextrose. Papunta lang ng banyo para lang ma-message ako. Nakakatawa nga yung kwento niya. Dahil nahalata na daw nung nurse niya kung bakit daw tuwing 10:30 eh umiihi siya. Ganon siya ka-effort at ganon siya magmahal. At bilang ganti, ay mas minamahal ko pa siya ng sobra. Mas inihigitan ko pa yung pagmamahal na ibinibigay niya sa akin kasi deserve na deserve niya yun. And one day, na-share niya sa akin na meron silang family problem. Hindi raw okay yung mommy at daddy niya. Hanggang sa eventually, naghiwalay na. Broken family. Iniwan sila ng daddy niya kung kailan nahihirapan si Iya. Habang kinukwento sa akin ni Iya yun, nalulungkot ako para sa kanya. At parang sumasama rin yung loob ko sa daddy niya. Biruin niyo yun. Iniwan siya o sila ng taong dapat nagsisecure sa pamilya nila. Tapos nabanggit pa niya na meron siyang kapatid sa labas. Pero buti na lang daw na kasama niya ako. Laging masasandalan niya. At nalaman ko pa na yung kapatid niya ay may sakit din gaya niya. Itago na lang natin yung kapatid niya sa pangalang Sophie. Nagdadialysis siya. So, ayun. Okay naman daw eh, si Iya at saka si Sophie. Nag-uusap sila through text. Nagkukumustahan. Same hospital nga lang sila eh. Nagsasorry nga si Sophie sa ate Iya niya. Dahil sa... Minsan,
pinaprioritize siya nito before her. I mean, sa priorities ng mommy niya, siya yung mas napaprioritize. At tinanggap naman yun ni Iya. Sabi niya, wala lang yun. Pero alam ko, deep inside, masakit yun para sa kanya. Yung dating masaya, masaganang pamilya nila, naging malungkot. Dahil wala na yung daddy niya. At their lowest point, umalis yung daddy niya. Ay, kung po pwede lang na lumipad ako ng Pilipinas para lang makasama si Iya, gagawin ko that time. So dahil nga nag-iisa na lang si tita na nagtatrabaho para sa pamilya nila, ay kinailangan nitong umuwi sa probinsya nila. At ayun, lahat sila lumipat na doon. Life must go on, sabi nga nila. Acceptance na lang daw. So continuous yung relationship namin. Walang nagbago. Yung Iya na nakilala ko nung una, ganun pa rin siya sa akin. Hanggang sa nag-anniversary na kami. Dumating yung pinakahihintay ko. Binati ko siya ng happy anniversary. Sinend ko sa kanya yung video clip na ginawa ko. At syempre dahil special day yun, binalhan ko siya ng cake at ginawan ko siya ng banner na may greetings na happy anniversary, babe. At dahil doon na-surprise siya, iyak ng iyak. First time lang daw kasi na merong nag-effort sa kanya. At ako daw yung pinakamatagal na naging karelasyon niya. At proud siyang sabihin sa akin yun. So, eto na. Sa wakas, pwede na akong makauwi ng Pilipinas. Nag-book na ako ng ticket para surpresahin siya. At yun nga, that time, siguro ako na yung pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Nung umuwi ako ng Pilipinas, first time naming magkita ng personal. Grabe yung kabog ng dibdib ko at grabe yung excitement ko nun. Pero yun nga, bago ang lahat ng pagkikita namin, isang malungkot na balita ang nalaman niya. Wala na si Sophie. Nalungkot siya noon at iyak lang ng iyak. At ako naman, nasa tabi lang niya. Then sabi ng doktor sa kanya, need na raw i-everyday yung treatment niya kasi lumalala na raw yung sakit niya. Kaya ako, nakasuporta lang ako all throughout kahit ano pang mangyari sa kanya. Dumating yung time na madalas hindi na siya okay. Madalas siyang magsuka. Need niya ng mag-oxygen dahil hindi na siya nakakahinga. Sobrang worried na worried ako sa kanya. Alam kong hindi siya okay. Sinasabi niya lang sa akin na okay siya. Pero alam kong hindi. Tapos isang araw may na-share siya sa akin na napanaginipan niya raw. Na nasa isang paraiso siya. Tahimik, peaceful. May falls. Pagkakwento niya sa akin noon, natakot ako kasi parang may ibang kahulugan yun. Pumayat na talaga siya ng gusto. At nawawalan na siya ng time. Pero naiintindihan ko yun. Kasi kinakailangan niyang magpahinga. Ginagawa niya naman daw yung treatment para sa akin.
At kahit na nahihirapan siya, she keeps on updating and reminding me. Then August, birth month niya na. 1 month na lang bago ako umuwi. Pero sinugod siya bigla sa ospital. Dahil sobrang sakit ng ulo niya. Nagsusuka daw siya. Not feeling well. Then ayun, first time niya mag-birthday sa ospital. Alam kong ang lungkot-lungkot niya noon. Ayaw niya ring nakikita ko siyang nahihirapan eh. Pero sige pa rin ako sa pagpapalakas ng loob niya. So binigyan ko siya ng surprise message. Alam kong pinipilit niya lang mag-cellphone kahit na hindi siya okay. Pero ako kumakapit lang. Then, few days later, nakatanggap ako ng chat mula sa kanya na medyo mahaba. At para bang may ibang kahulugan. Ang sabi niya, "Hi babe, I'm feeling a bit better now. Kaya hinanap ko agad ang phone ko. Miss na kita. Thank you babe sa lahat-lahat ah. Alam kong mahal mo ko. At alam kong mahal na mahal din kita. At wala akong ibang gusto bukod sa makasama kita soon. Mag-iingat ka lagi ah. At huwag mong pababayaan ang sarili mo. Nandito lang ako palagi. Huwag kang malulungkot. Mahal kita, babe. Sobrang mahal. Happy ako na boyfriend kita." Napaluha ako nang mabasa ko yung message na yun. Parang ang daming pumapasok sa isip ko katulad na lang ng what if huli na yun? What if namamaalam na siya talaga? What if hindi ko na siya masilayan pa? Punong-puno ako ng takot. Pero kinakailangan kong i-set aside yung takot ko. Para makita niya ring lumalaban ako. Para maipadama ko sa kanyang hanggang dulo, isusuportahan. At mamahalin ko siya. Na the next day, nakareceive naman ako ng message mula sa mommy niya. Pagkabukas ko ng message, bigla na lang pumatak yung luha ko. Hindi ko alam yung sasabihin ko, hindi ko alam yung gagawin ko. Umiyak na lang ako ng umiyak. Kasi yung message ang sabi ng mami niya, wala na si Iya. Ikakasabi lang sa akin ni Iya, feeling better na siya. Yun yung huling message niya sa akin eh. Durog na durog yung puso ko. Walang araw na hindi ako umiiyak. Wala na yung taong mahal ko. Wala na yung kakampi ko. Wala na yung karamay ko. Wala na yung babe ko. Ilang araw na lang oh. Bago kami magkita. Alam ko namang ginawa niya lahat para sa akin eh. Nalabanan niya yung sakit niya. Nilabanan niya yung sakit niya na cancer para sa akin. Napakasakit. Hindi ko man lang siya naipasyal, nakasama, nayakap, at nahalikan. At lagi nagpa-flashback yung lagi niyang sinasabi sa akin na mag-ingat ako at huwag kong pababayaan ang sarili ko. Tapos naalala ko pa yung sinabi niya sa akin na pag nawala siya, ipagpatuloy ko lang daw yung buhay ko. At may makikilala pa raw ako. Siguro nga may plano ang Diyos para sa amin. Pero masakit pa rin.
kahit na magtiwala ako sa plano ng Diyos. Bakit naman kasi ang aga? Ang bata pa nung taong mahal ko eh. Ang dami naman diyang iba na masasama na gumagawa ng kamalian sa kapwa. Pero bakit yung taong sobrang butit bait pa? Siguro ang consoling part na lang nito is alam kong hindi na siya nahihirapan ngayon. Kaya nga kung sakaling naririnig to ng babe ko, well, salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Dahil tinuruan mo ako na magmahal ng ganito. Hindi ka na mahihirapan pala. Hindi nasasakit ang ulo mo. Hindi ka na magta-travel ng napakalayo, makapunta ka lang sa ospital mo. Hindi ka na mahihirapang huminga. Hindi ka na mag-oxygen. No more pain, babe. And I know, nandyan ka na sa paraiso na lagi mong napapanaginipan na ikinuwento mo sa akin. At huwag ka mag-alala, ipagpe-pray kita. Hindi man tayo nagkita sa mundong ibabaw. Baka sa kabilang mundo or in another lifetime, doon tayo magtagpo. Kahit sa huling hininga mo, ako pa rin yung iniisip mo. Grabe ka. Hindi kita makakalimutan. Andito ka lang lagi sa puso ko. At tatandaan mo na mahal kita. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Merjon. At ito, ang aking secret file.